Mga kapatid, pinatay si Jesus. At nakalulungkot na ang mga uri ng pagpatay na naranasan niya ay patuloy pa rin. Subalit ang mabuting balita, may katarungan ng Diyos. Bubuhayin ng Diyos ang pinatay ng kasalanan at ng mundo. Mga kapatid, sa ating pong paglalakbay kasama si Jesus at ang marami pang nakakaranas ng karanat ng kamatayan sa ating mundo sa ngayon, sana po masindak tayo at malungkot. Huwag po nating hayaan na ang kultura, yung parang natural na lamang, ang pagpatay ay kumalat. Kasi po, baka masanay tayo at hindi natin namamalayan, tayo'y nagpapalaganap na ng isang mentalidad, isang gawin ng buhay na ang dala-dala pala ay kamatayan. Mabuti na lamang si Jesus, hinarap niya ang iba't ibang uri ng pagpatay sa kanya sa lakas ng pag-ibig. Ito ang aking katawan para sa inyo. Ito ang aking dugo para sa inyo. Ito po ang buhay. Ang buhay ay nasa pag-ibig. Ang buhay ay nasa pag-aalay ng sarili para sa kampo. Yan po ang kultura na ating panlaban sa kultura ng kamatayan. Hindi po pwede tayo ay nagmamasid, iiling lamang at magre-reklamo. Kailangan kumilos bawat isa sa maliliit na pamamaraan paano palalakasin at palalaganapin ang kultura ng pag-ibig, malasakit, pagdadamayan, pagkalam na siyang nagtataguyod ng buhay. Si Kristo'y pinatay, pero siya'y binuhay ng Diyos. Maging naanawa tayo ng kilos ng Diyos. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pagdamay, ang Diyos ng pagkalingan upang masuko ang kultura ng pagpatay at lumaganap ang kultura ng buhay.